Simulan natin si Architect Felino John Palafox. Hindi naman bago sa inyo pangalan na ito, isang urban planner. Magandang umaga po, Architect Palafox. Magandang umaga po, Vice President Noli, kabayan. Opo. Eto, siyempre, yung lindol sa Turkey ay marami din ang ninenerbiyos, lalong-lalong na yung mga nakatira sa mga condominium na alam naman natin ang mga condominium ngayon na architect ay napakataas. Pataasan sila. At kung saan-saan na itinatayo. Okay. Kahapon po napansin ko na binanggit ninyo sa TV Patrol yung bang wala na masyadong space ang mga itinatayong condominium? Yeah, na-comment ko ho sa Senate hearing na medyo dapat i-improve, upgrade, update na yung National Building Code. Okay. Kasi maski magpatayo ka ng very tall building, even 100 stories, nasa building code, 1 meter apart lang po. Opo. Kasi mga design ng mga tall building, ano ako eh, fellow ng Council for Tall Buildings Urban Habitat headquartered in Chicago, kami yung nag-accredit ng mga tallest buildings in the world. Oho. Kaya natututo ako sa mga best practices. Kasi yung mga tall buildings na yun, nagsusway by design. Oh, sabi kasi, nila na parang nagsumasayaw. O parang pine tree. Or pag may lindol. Nung araw, parang oak tree. Kaya nagbe-break. Pero dito sa lo, study ng JICA of Japan, 2004, yung tall buildings, 2% lang ang magko-collapse. Mas marami sa low-rise building. Ah. Kasi ano po siguro, yung high-rise building, kasi like, akong architect of record sa first 5 towers ng Rockwell, naaral po lahat yan. At saka ang ginagawa po namin building, I instruct our structural engineer, design it 10% over and above the building code, structural code, and other engineering code. And like sa Super Typhoon o Death, wind naman yun. Yung ginawa namin building doon, hindi na damage. Kasi we designed it 10% over the building code or sometimes sinatawag ng structural engineers performance-based. So we borrow from the best codes elsewhere in the world, similarly situated as the Philippines na earthquake zone number 4. Uh-huh. Gayun ko niyan, mga nagtataas ang gusali ho natin. Ano ang dikit-dikit to eh. So pag nag-swing yung yan, pag sumayaw, pwede ho magbanggaan opo sila? Opo. Kaya yung architect record is first 5 towers ng Rockwell, 30 meters apart po. Mabuti pumayag yung principal client. 30 flyer meters ang awang. Yung first 5 towers ng Rockwell under Kenny Lopez, yung boss natin noon. Opo. Pumayag siya 30 meters apart. Pero yung building code, they allow you 1 meter apart lang. Dapat ang building code doon natin? Oo. 1 meter kasi apart lang. Kasi ang sabi nila, tinitipid ang space dahil mahal yung lupa. O kaya mga developers, minamaximize nila. Siyempre. Kasi allowed naman ng building code. Kasi may nagpresenta sa Council for Tall Buildings Urban Habitat na foreign consultant sa Chicago, Council for Tall Buildings and Urban Habitat, nagtaka yung ibang ibang delegates from other countries na inaallow nasa building code natin mismo. Oho. So dapat, kaya, hindi, ang rekomendasyon natin doon dyan dapat ang building code ay baguhin natin? Building code, structural code, and all the structural engineering code. Pero mas marami hong pinsala, informal sector. Kasi dikit-dikit mga bahay nila. Like yung JICA study, 2004 population ng Metro Manila, 60,000 will get killed, so about 30,000 from the earthquake and 20,000 from the fire. Uh-huh. That will end too. And thousands of kilometers of electric wild communication will break. And Metro Manila, if I remember it, it's a JICA study, Myers report, Metro Manila earthquake impact study, reduction study, Metro Manila will divide into 4 or something, north and south of Pasig River, east and west of the fault line, and maybe along Manila Bay. Pero by design ho, pwedeng address yan ng engineering solution. Okay. On top of the fault line. Opo. Kasi nung mga sinusulat ko na, I think 30, 40 years na, may mga ano rin dito, subdivision at mga bahay, on top of the fault line. You should never do that. At least 5 meters away from the fault line, pwede raw sabi ng mga structural engineer. Hindi on top of it,
Kasi narito pa nung araw, siguro yung mga nasa fault line, markahan na ng muhon. Eh, pero matagal na hong ginagawa itong fault line na ito, ang problema parang hindi nasusunod. Kasi anong mangyayari kapag ang iyong structure o bahay nyo ay nasa ibabaw ng fault line? Masisira. Kaya may kilala ako na yung living room niya on top of the fault line. Sabi ko, tanggalin mo, demolish mo living room mo, siguro mag third floor ka na lang. Sabi ko ngayon. Alibaba may fault line sa malaking lote mo, may fault line sa lote mo. Oh. Dalawang buildings na lang gawin mo, 5 meters away from the fault line. 5 meters away? Nasabi na namin ho, 1975 pa, yung leader ko na World Bank funded Metroplan Manila. 1975 pa po. Opo, ang alam ko noon pa, in-identify na rin ang fault line at ang mga structure na nasa ibabaw ng fault line. Pero wala hong nangyari. So, kaya yung mga minaster plan namin na community, pumunta ako sa Philbox, saan yung fault line, ginagawa na lang namin linear park, not buildable, not sellable. Tama. Dito ho ba sa nakatagdang pagsusuri ng DPWA, sa halos 6,000 gusali sa Metro Manila, kayo ho ba ay kasama dito, kinukonsulta ho ba kayo? Nagbibigay ko tayo ng rekomendasyon. So sabi ko nga ho, kasi yung building code, minimum. Kaya kami, 10% over the minimum requirement. So lahat po, pati parking requirement, engineering requirement, at hindi lang ho structural. Dapat engineering, structural, architectural, interior, structural, mechanical, electrical, planning, sanitary, engineering, and fire protection. Audit. Like may mga pumunta ho sa akin na building owners. Uh-huh. Marami na daw na-survive ng buildings nila, marami ng earthquake. Sabi ko po, hindi ho kayo sigurado yan. Parang kung may paperclip ka, i-bend mo yung paperclip isang beses, hindi na ba-break. I-bend mo several times, ma-break yung paperclip. Ganong characteristics ng steel bars. Hindi naman sa ating pinapanalangin mangyari, pero marami tayong mall sa Metro Manila, kahit sa iba sa labas ng Metro Manila. Opo. Sabi niyo, pag mas na da-damage ang mga gusali na mababa lamang, hindi kaya dapat ang mga may-ari ng mall ay, kasi paraming tao ho dyan, alamin din ang structural integrity ng kanilang mga building? Opo. Naka-design up kami ng 12 shopping malls and we design it above the building code. We use international standards. Oh. Like yung latest building ng Asian Development Bank, ako rin architect of record niyan. Okay. Hindi lang kami nag-realize sa building code natin. We borrowed from other countries in the world na earthquake zone number 4, like California, Japan, and so on. Sa Japan, retrofit nila mga buildings. Kaya makikita mo kasi sa Japan. Kasi malimit ang lindol. Oo. After they always study. At saka, all buildings built before 1992, kasi before 1992, hindi required ang seismic analysis, earthquake analysis, before 1992. Tapos nung, like yung Ondoy, dami ko na recommend, I think na-interview na ako after Yolanda. Oo, tama. Dapat wind speed din, yung takbo ng hangin, ng wind. Kasi nung Yolanda, 220 kilometers lang required ng building code. Yolanda was 330 kilometers per hour. Oh, wow. Kaya nasunod yung recommendation natin na increase to more than 300 kilometers per hour. Nasa building code na ho yan. Po. So kayo ho, pag gumagawa kayo, kinakailang above pa doon sa building code. So sobra pa kayo doon sa requirements. May ginawa ho kami sa Bank Iran, big earthquake na 11 schools, pinadesign ng Chuchi organization. Sa instruction ko sa Dharma Master, designed were schools for an earthquake that never happened, intensity 10. Tapos after the big earthquake in Kathmandu, Nepal, the same organization hired us again, Chuchi Buddhist organization, headquartered in Taiwan, designed the hospital, university and three schools last 1,000 years, 40 generations. Uh-huh. In our country, when I talk about 100 years, that's only 4 generations, people are skeptical. Ayun, nabanggitoon ninyo mga hospital, ano? Hindi naman sa tayo umaasa o nananalangin, yun dapat imbestigahan din ang structural, ano, kung may structural defect. At saka, ano ho,
open spaces are the lungs of the city and evacuation areas. Some LGUs inallow nila conversion of open space into sellable into buildings. Elsewhere in the world, they don't do that. But open space, lungs of the city, at saka evacuation areas. Siguro kulang, I think kulang na kulang tayo sa evacuation areas. Mm-hmm. Kaya opisina na namin sa Makati, sabi ko siguro evacuation area natin sa South Cemetery na lang. Sabi ko na lang. Okay. So anong marirecommend ho ninyo matapos mangyari yung sa, yung bang sa Turkey, architect, nakita ho ninyo mga video, anong unang reaction niyo dito? Oho. I think nasabi na sa binabasa ko New York Times, may scams talaga at saka hinuhuli na raw even the developers na tumatakas, nahuli na sa airport. E ganoon. Ah, meron pa lang ganoon na. Oho. Eh kasi ang isa ho sa ewan ko ako personally yung pinangangambahan ko yung mga school buildings ng lalong lahat sa mga public schools ano ho yung mga health facilities like hospitals yun ay dapat alam naman natin oh architect kapag proyekto ng gobyerno ilang porsyento diyan ay nasa korupsyon so na nawawala na yung ano yung integridad ng mga gusali. Opo. Oh, na-mention ko ang sa Senate investigation, kinawag ko. Cost of doing business 30%. Kaya 70% na lang ang building materials na nilalagay sa building. Sabi ni Senator Tulfo, architect masyado kang mabait. Ease of doing business. Corruption 'yan, sabi niya. Pero Senator Tulfo nagsabi niya, hindi po ako. Okay. So anong may re-recommend ho ninyo? Halimbawa, ito hong mga gusali o tahanan na nasa ibabaw ng fault line, kung alam nila, anong dapat gawin nila ngayon? Dapat i-demolish po at saka i-set back ng 5 meters from the fault line. Oo. Oh, para nakakasigurado sila. Huwag na sila mang hinayang. Oo. At saka siguro, the design professionals and contractors and project managers like architects, engineers, project managers, contractors, dapat magsumbong na sila kung may involved na corruption. Kasi sabi ko nga ho, it's 90% less expensive to address the hazards before they become disasters. It can be addressed by good planning and good architecture and good engineering. Huwag na tayong mag-antay. Kaya yung mga nalalaman ng corruption, dapat they will come out na. The media is very helpful para ma-identify yung buildings so we can save more human life. Huwag na ko sana matakot mag-report. Opo. Kasi marami nagsusumbong ko sa akin kasi sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, Vice President ako, saka Director ako ng Infrastructure, Construction, Climate Change, Environment. Kaya I have privileged information na hindi ko ma-identify yung mga nagsumbong sa akin. Isang contractor, nagbigay daw ng 28% para mabayaran siya. Ako? Architect, yung mga flyover natin? Yeah. Supposed to, yung mga foreign-funded project, may mas competent po ako. Pero yung mga hindi foreign-funded, medyo. Pero marami naman responsible na gumagawa ng mga skyway, like San Miguel at saka yung Metro Pacific. Oho. I know they get good professionals po. I think franchise nila is 30 years eh. Kaya at least they design it for, at least good for 30 years and beyond. Mga infrastructure natin, dapat ma-design for 100 years. Like flood control and drainage system natin, I think 25-year return lang. More progressive country, 100 years. Kaya mga drainage system natin, flood control, 75% undersized. Ano ho ay narinig ang ating mga kababayan, ito mga binabanggit ninyo, huwag na nilang panghinayangan yung mga bahay na nasa ibabaw ng fault line at gumawa kaagad sila ng hakbang. So, architect, maraming salamat po sa mga impormasyon na kuha namin sa inyo. Good morning po. Thank you po, kabayan. Good morning po. Thank you po. Opo. Good morning po.